Congratulations, Banjo! Congratulations, Banjo! One, two, three, funk it. Welcome back to my channel at na-miss ko kayo sobra at na-miss ko din gumawa ng ganitong video dahil gagawa na naman tayo ng reaction video. Yes, I'm back. And of course, gaya nga ng dati, real talk lang tayo dito mga besh. Syempre, kung may positive, merong negative yon. So, eto nga, tapos na ang The Voice Kids 2019. So, alam na natin for sure, kung sino ang nanalo. Si Banjo. Yeah. So, actually silang tatlo, sobrang deserve nilang manalo. Kasi meron silang kanya-kanyang strength, no? Banjo is good at high notes. Tsaka powerful din yung boses niya. Si Carmel is very confident siya every time na nagpo-perform siya sa stage. And yung consistency ng boses niya, and of course, yung power ng boses niya. Every time na mag-perform siya, hindi nawawala yung power ng kanyang performance. And of course, si Sid is, ka-church ko siya. I mean, pareho kami ng religion. He's a Seventh-day Adventist. And gusto ko yung quality ng boses niya. Yun yung strength niya, yung quality ng boses niya. Very smooth siya, malambing. And every time na nagpa-perform siya, is really emotional. Alam mo yun? Nakakadala talaga siya. So ito, unahin muna natin of course yung Grand Champion, si Banjo. Ayan. Sana guys, kung ano man ang masabi ko dito, walang hurt feelings, please. If possible, just peace lang tayo. So ayan, let's watch this. Nice.
guys, ang masasabi ko lang kay Vanjos, no? This time, ang performance niya ngayon is sobrang ganda. Gusto ko yung part na nag-let go na siya ng boses niya, yung talagang nilagyan na niya ng power, ganun. And nung time na nag-shift siya to falsetto, to natural voice, ang galing nun. Galing. Kuhang-kuha niya. And very consistent siya dun sa mga matataas na parts. And of course, as usual, napakataas ng boses niya. Ang taas-taas ng range ng boses niya. Ang haba ng breathing niya dun. Lalo na dun sa last part. Which is really good. Ang medyo hindi ko lang masyadong bet is yung first part. I know part yun ng strategy niya. Yung pag-hold back ng voice niya. Diba? Huwag mo munang ibigay lahat sa una. Ganun kasi yon char. Pero medyo nasusobrahan niya kasi tas hindi niya nakokontrol yung boses niya. Kaya medyo nagaano siya. Medyo naging inconsistent siya. Pero maganda pa rin siya. Overall, yung performance niya napakagaling. Kagaya na lang ng mga pinatunayan niya the past performances na ginawa niya. Sobrang galing. Hanggang sa final performance niya, naibigay niya yung pinaka-best niya. And congratulations to Vanjos. Ayan. Deserve mo yung title mo, of course. Kasi lahat naman kayo magagaling talaga. Lahat kayo deserving na maging grand champion. Thank you so much, guys, for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to watch my other reaction videos and, of course, my vlogs. Thank you so much, guys. God bless you.